United. Isinapubliko ng Special Investigation Task Group South Seas ang kuha ng CCTV sa dalawang lalaking hinihinalang nasa likod ng pagsabog sa isang mall sa Cotabato City nitong bisperas ng bagong taon. Isang nakaasul na lalaki ang nakitang nakatayo sa labas ng Lotto outlet sa second floor ng South Seas Complex noong Lunes ng hapon. Nilapitan siya ng lalaking nakaberdeng t-shirt at nakabackpack na orange. Maya-maya, dumukot sa bulsa at nilagay ito sa Lotto outlet. Nakita ng sales lady ang iniwang bagay habang naglilinis ng paligid ilang minuto pagkatapos ng pagsabog sa labas ng mall. Napansin ko siya na meron siyang yung pang ano good, yung pang beauty product. Pag open ko, nakita ko yung wire. Agad ipinalam ng sales lady sa mga pulis ang nakita. Nakumpirma ng bomb squad na IED ito at agad sinira. Yung dalawa is primary suspect na namin. There are maybe more involved here, but ito yung muna na yung pinaka nakita natin na enough evidence to say that they are the one who main primary suspect. Una nang lumabas sa imbestigasyon ng militar na nagmatch ang ginamit na IED sa gawa umano ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at breakaway group na Dawla Islamiyah, pero itinanggi ito ng BIFF. Naglaan na ng 500,000 pesos na pabuya ang lokal na pamahalaan para sa mga makapagtuturo sa mga nasa likod ng pagpapasabog. Halimbawa man, meron pang iba na maaresto. Siguro meron namang karagdagang pabuya na ibibigay. Dalawa ang namatay habang 34 ang nasugatan nang sumabog ang IED malapit sa mall entrance. Lori May Andong, ABS-CBN News, Cotabato City.